yung mga Biblia sa Jude chapter 3. Chapter 1 po, wala tayong chapter 3. Verse 17 to 23. So babasahin ko po siya sa ESP version. Ito po ang salita ng Diyos. But you must remember, beloved, the prediction of the apostles of the Lord Jesus. He said to you, the last time they will be scoffed. They will be scoffed, following their own godly passions. It is this who caused divisions, worldly people devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Keep yourself in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ, that leads to it. And have mercy on those without. Verse 23. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garments stained by the flesh. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito'y pinamagatan ko na ano, no, na Christian must persevere. Pero dito sa ating text sa ano is a call to persevere. So, iisa lang naman ang mensahe nito. Dahil tayong mga Kristiyano ay tinatawag na mag-persevere. So, ang kausap niya rito, which is the beloved, yung mga tinawag o mga niligtas ng Diyos. Si Jude, no, isa sa mga disipulo ni Kristo. Kung ating aaralin, si Jude ay isa sa mga Kristiyanong na-convert after the resurrection of Christ. So, similarly, si Jude ay may parehas na opening letter sa kanyang kapatid na si James o Santiago. Makikita natin dito na si James at si Jude ay nagpakilala bilang isang tagasunod ni Kristo na dating makasalanan at niligtas ng Diyos. Pero makikita natin dito sa verse 1, yung pinaka-content niya, Jude, the servant of Jesus Christ and a brother of James. Not directly na nakikita natin na pinakilala nila ang kanilang sarili na half-brother of Jesus Christ. So sa madaling salita, itong mga to ay isa sa mga kapatid ni Kristo. So sa apat na yon, si Jude ay kasama sa nabanggit ni Kristo noon sa Matthew. Kung naalala natin yung account na yon, nung pinag-usapan yung totoong kapatid ni Kristo, sinabi ni Kristo na yung na tinatawag sila o may nagsabi na nandun yung mga kapatid niya. Nandun siya noon. Isa siya doon sa mga kasama doon sa account na yun o sa event na yun. Pero nakita natin dito, isan sa mga papansin natin dito, hindi nila ito grinab or hindi nila ito binabrag as account sa kanilang sarili. Makikita natin yung humility ni Jude sa kanilang sulat at ni James doon sa kanilang pagpapakilala bilang tagasunod ni Kristo. Marami sa ngayon, sa panahon natin ngayon, naglipa na, kaliwa, kabi-kabila yung mga taong nagpo-proclaim na kanilang sarili-sarili or kanilang identity as a Christ, as a Christian. So yung iba doon, mas mga extreme na nagpapakilala. They quote themselves as an apostle, they quote themselves as a prophet, a bishop, na nakakatakot, no? So dito sa Jude, sa background natin, isa sa mga letter ng New Testament o New Testament Bible, yung sulat ni Jude, isa sa mga letter naging guide na natin isa bilang isang guide natin bilang isang Kristiyano. So,
dito ina-address ni Jude yung mga paglaban o confrontation niya regarding sa mga apostasy. Kaya tinagurian din ng Jude as the acts of the apostasy, yung mga kumakalaban o yung mga bobali ng mga salitan. Kaya kung ating aaralin bago tayo bago natin siyasatin yung text natin ngayon, makikita natin na yung pinaka pinupunto ni Jude sa kanyang sulat ay patungkol sa mga apostasies o yung mga nagtuturo ng o mga bumabalik sa salita ng Diyos. Ito rin yung mga tao na ginagamit nila yung Christian liberty and yung free grace from God para malaya na gawin yung kanilang immorality. So particularly yung katuruan na yung tinatawag nating licentiousness pagdating sa ating pagkakasala, pwede tayong, may mga nagtuturo na, sige, okay lang yan kasi papatawarin tayo ng Diyos. Hindi man directly kinu-quote ni Jude itong account ng Old Testament, pero makikita natin doon na pahapyaw niyang pinakita yung mga nangyari from the Old Testament, like particular yung Sodom and Gomorrah. So makikita natin yung event ng Sodom and Gomorrah, which is nag-indulge sila sa kanilang mga immoralities. Ginamit nila yung kanilang free grace or yung biyaya ng Diyos para gawin yung kanilang mga naisin o naisin ng kanilang nalaman. Sa ating modern times ngayon, maraming naglilipanan na yan. Maraming false teacher sa panahon natin ngayon. Maraming nagtuturo na iba't iba. Hindi lang itong mga bagay nito. Maraming rin nagtuturo na yayaman ka kapalit ng pagsunod mo kay Kristo. Magtatagumpay ka kapalit ng pagsunod natin kay Kristo. Marami rin sasabi na yung ginagamit ang Diyos para sa ating pangsariling kagustuhan. So meaning nagiging genie si Kristo na pwede nating hingin ng kung ano lang ang gusto natin. Mamaya didiscuss natin kung ano yung mga sinasabi ni Jude sa letter na to. Pero isa natin makikita rito, after niyang i-expose yung mga profile o yung marks of the apostasy, sa mga naunang verse, makikita natin doon yung mga marks nun. Yung mga tumatalikod kay Kristo. Yung account kung saan evident yung pagiging apostasy. So dito sa binasa nating text, meron tayong ilang makikita rito na kasama doon sa profile ng isang apostasy. O yung mga nagtuturo din, kasama doon yung mga nagtuturo ng maling turo. Pero hindi lang yun yung pinakanilalaman nito. Itong letter ni Jude is also reminding us not only to expose and fight the apostasy, but remind us that we need to be sober and have focus in our living in Christ. So, basahin natin ulit yung pinakonteksto. Sa verse 18, sabi rito, in the last time, there will be scoffers. Ito yung isa sa mga naging
marka ng isang apostasy, scoffer o yung mga yumuyurak o yung mga nanunuya sa salita ng Diyos, na kung saan binabali nila o tinitwist nila yung salita ng Diyos into their own agendas. Kaya nakakatakot na sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, tapos ang ating mga pinapaniwalaan ay patungkol lang din sa kung ano yung gusto natin. Kaya doon pa lang sa ano, doon pa lang sa kataga, naalala ko mayroong isang professing o nagtuturo na nagsasabi na the lack of money is the root of evil. Doon pa lang wasak ka na talaga eh. Doon pa lang sa katuruan na yon na sinasabi mong ang kakulangan sa pera ay pinagmumulan ng kasamaan. Na kung saan hindi natin napapansin na yung pinaka-hope nila is nasa material na bagay. Diba? Parang sinabi natin sa Diyos ngayon na siyang nagligtas sa atin, at parang sinabi natin na hindi ka sapat o hindi sapat ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin in this world. Kaya nakakatakot na paniwalaan yung mga ganitong katuruan na kung saan hindi tayo binibigyan ng kontento sa sarili o sa ating pamumuhay. Mga katuruan na kung saan binabali nila para sa kanilang sariling kapakanan o kanilang benefits. Pangalawa, sabi rito, cause divisions and worldly people. Kung yung mga church na ngayon, sa panahon natin ngayon, nakikita natin sa mga pinagmula nating church, tinuturo sa atin or sa mga pinanggalingan nating church na ang turo sa atin ay pag-enjoy sa mga bagay na temporal. Isang malaking danger. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ingat niya, niligtas niya tayo sa ganung katuruan. Pero sa mga kasama natin, sa mga Christians or professing Christians na nasa ibang mga simbahan na nasa under ng ganitong katuruan, I pray na gamitin ito ng Diyos, itong mga turong ito, para ma-expose sa inyo yung mga ganitong maling pagtuturo na kung saan nababaliwala ang natapos na gawa ni Kristo. Binabaling natin yung ating sarili, binabaling natin yung ating tuon sa mga material na bagay, na kung saan pag tayo sumusunod sa Diyos, tayo pagpapalain, tayo pagtatagumpayin sa ating mga studies, sa ating trabaho, o sa ating negosyo. Pero walang masama doon. Sa ating hindi masama na tayo pagtagumpayin ng Diyos. Pero kung naging focus natin, o naging ating dahilan ng ating pagsunod kay Kristo ay para sa ating sariling gain, yun ang mali. So yun yung ating ina-address sa ganitong pagkakataon, na tayo pinalaya ng Diyos sa lusak sa ating pagkakalunod sa kasalanan. Tapos ang ituturo sa atin ng mga taong ito ay bumalik sa ganong pagkalunod. Kaya nakakatakot na tayong bilang isang Kristiyano na nagsasabi na tayo'y tagasunod ni Kristo, matakot tayo, maalarma tayo na hindi tayo dapat mag-focus sa ganitong pagkakataon dahil tayo pinalaya na. Kaya naalala natin yung account nung kay Moses, nung sila'y pinalaya mula sa Egypto. Sila'y inalis sa kanilang pagkakaalipin. Diba? Tapos in the wilderness, mas ninais nila na magpaalipin ulit or bumalik sa kanilang mga ginagawa, which is nag-build sila ng kanilang diyos-diyosan, which is doon sila inalipin from Egypt. Sa ngayon, hindi man tayo literally na nagkaano, no? Hindi man tayo literally na pinasasamba, pero tinuturuan yung iba sa atin, mga kapatid, na mas mahalin yung material na bagay, yung mga temporal na bagay, kesa ang mahalin ng Diyos. Kaya nakakatakot sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya ang pinakapunto ni Jude sa atin dito sa teksto ay tayo bilang isang
bilang isang Kristiyano, bilang sunod, tagasunod ni Kristo, o nagpo-proclaim or nagpo-proklama ng tayo ay tagasunod ni Kristo, mapagkitaan tayo ng ating pagkatatagan sa ating pananampalataya. Ito na yung pinaka, sabi rito, sa verse 20, sabi rito, you beloved, build yourself up. Kaya ito yung requirements or ito yung pinaka-responsibility natin as Christian. Hindi lang to expose or hindi lang malaman or hindi lang natin hindi lang makalaya dito sa mga maling katuruan na to. Kung hindi, kailangan natin maging matatag sa mga katuruan pa na pwedeng ma-expose sa atin in the sa mga susunod pang mga panahon. So sabi ko nga, itong bagay na to ay ina-address na ni Jude sa panahon nila after the death of Christ, after 2,000 years ago, di ba? So makikita natin hanggang ngayon ay pinaglalabanan pa rin ito. Kaya itong account na to, unang account na to na sinabi ni Jude, actually nauna ng account na sinabi ito ni Peter sa kanyang sulat sa 2 Peter, na merong mga lilitaw na mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo na ililihis tayo ang lahat sa ating focus sa natapos na nagawa ni Kristo. Kaya ito yung nakakatakot. Pag hindi tayo naging mindful, hindi tayo naging natayuan. Kaya ito ang pinaka-requirements or ito yung pinaka-responsibility natin as Christian. Ito yung pinakauna, sabi rito, Christ must be the foundation of our faith. Diba? Kaya yung pagkakataon na tayo ay nandito, yun yung reason kung bakit tayo nakakapagsama-sama dahil tayo ay tinubos ni Kristo. Tayo may paniniwala na si Kristo ang nagligtas sa akin by his death, burial, and resurrection. Putting our faith in the finished work of Christ. So, at makita natin yung sufficiency ni Christ sa ating mga sa buhay, in all our faculties in our life, sa ating mind, sa ating social life, sa ating ating pamumuhay, sa ating economic states. Lahat ng to ay sapat para kay kumbaga lahat ng to ay makitaan natin dapat na si Kristo ang sasapat sa atin. And yung pangalawa, sabi rito sa verse 20, and praying in the Holy Spirit. Hindi ito yung pananalangin ng extreme, no? Kasi mga pinanggalingan churches, tinuturuan tayo on how to slain in the Spirit. Iba po yun. So, praying in the Spirit is the praying consistently in the will and the power of the Spirit. Yun yung pagpapasakop sa kagustuhan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito yung ecstatic form ng prayer na kung saan we are out of control in our emotions, na pwede tayong biglang sumisigaw, biglang nanginginig. Hindi yun. Na-imagine mo. Na-imagine ko lang na napakabuti ng Diyos na tayo iniligtas sa ganun. Pero ang sinabi rito ni Jude, pray in the Holy Spirit, na kung saan sa ating bawat panalangin, mapagkitaan tayo ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kapangyarihan. Yun din yung sinabi ni Paul, actually, doon sa Ephesians 6:18, yung account na yun. And yung pangatlo na point is keeping yourself in the love of God while waiting. Ibig sabihin nito, remain in the place of obedience while God's love is poured out on His children. So sa kabila nun, opposed to being disobedient and incurring His chastening.
na imbis na tayo ay magpakasasa or magpaka-relax or magpaka-reluctant sa ating pananampalataya, tayo magmanatili doon sa ating pagsunod kay Kristo nang meron tayong mindful actions habang tayo naghihintay. Ito yung sinasabi ni Jude sa kanyang letter. An eager anticipation of Christ's second coming. Yung magkaroon tayo ng pananabik, magkaroon tayo ng anticipation sa kanyang pagbabalik, magkaroon tayo ng maging alerto tayo. Usually, ito yung pinapanalangin natin in our corporate prayer, no? Pero ito ay pinapaalalahanan tayo na sa ating pag-aantay, naway maging alerto tayo, maging anticipate tayo sa parating na pagbabalik ni Kristo. And yung last na point is having mercy in those who doubt. Maraming mga kapatid ngayon na nasusway yung kanilang mga pananampalataya dahil nawawala sila sa kanilang focus. Kadahilanan dahil hindi sila nag-keep or hindi sila nawawala sa kanila or hindi nila totally pa nag-grasp yung kabuuan or kasapatan ng Diyos sa kanilang buhay. These victims of the apostate teachings, teachers, kailangan ng mercy and patience because they have not yet reached a firm conclusion about Christ and the eternal life. And then, ang sabi rito, naalala ko yung kahapon. And kahapon lang di kasi ako nakapagano. So maraming mga Kristiyano na dahil sa mga maling katuruan sila ay nabubulag. And napakahirap sabihin na ipanalangin lang itong mga to. Pero may mga pagkakataon na dapat ito'y kinokorek. Sabi rin dito, some profit from gentle counseling. But the others will require confrontation or action. O yung ito is to expose them. Of there's some sort to pull them out of the fire. Kaya naalala ko yung isa sa mga comment na ipag-pray na lang kaysa i-rebuke. Nakakatakot na yun yung ating maging sandal o maging pananaw sa mga ganung katuruan na kung saan may nag-i-expose ng maling katuruan tapos tayo ay mananahimik na lamang. Nakakatakot dahil tayo ay tinawag ni Kristo bilang upang magsiwalat ng katotohanan tapos tayo ay tutupi. Nakakatakot. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, magkaroon tayo ng tapang o magkaroon tayo ng puso kasama doon sa mercy na yon. Kalakip ng mercy natin, ang awa natin doon sa or compassion natin sa mga taong to na sinasabi na sila ay naliligaw or sila ay nagdududa. Makakaawaan natin sila. Ito yung mga point na yon. Ito yung mga punto na pwede natin silang kausapin or pwede natin silang expose. Diba? Dahil alam natin na itong mga bagay na to magdudulot sa kanilang kapahamakan. Itong mga bagay na to, in all of this, sabi dito, we as Christian must be reminded. Ito yung dapat natin makita. Siya yung nagpapanatili sa atin, the one who keeping us from stumbling. And upang i-present tayo sa kanya bilang blameless, sabi rito, and to present us to himself blameless on the last day.
itong katotohanan na to, hindi siya nagpapababaw sa ating responsibility na magpabaya. Hindi ito pinapababaw yung ating responsibility para gawin yung ating tungkulin pa sa ating pagsunod sa kanya. Alam natin na si Kristo ang nagpapanatili sa atin sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang siya ang naglilinis, siya ang nag-justify sa atin. Pero naway maintindihan natin ang responsibility natin, ang ating mutual responsibility. Kaya salamat sa Diyos na Trinidad. Salita na re-remind na papakilahan na kami hindi lang depensa ng aming pananampalataya kundi Panginoon, magampanan namin ang aming responsibility na manatili sa inyo habang kami ay nag-aantay ng inyong pagbabalik. Ama, salamat po sa oras na ito. Kami po ay nagpapakumbaba. Marahil kami ay nasasway sa aming mga pananampalataya, pero salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa inyong mga kaparaanan na kami ay pinapanatili mo, pinaalalahanan mo na kami bumalik sa inyo. Sa oras na ito, sa aming patuloy na pag-aaral, patuloy mo kaming lingapin, patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Alam namin kami ay nakakalimot. Naway bigyan mo kami ng patuloy na paalala na kami ay makasunod sa inyo. Maalala namin yung mga turuan na may pagpapakumbaba. Hindi namin ito maiyabang, Panginoon. Bagkos kami ay maging presentable sa mga tao bilang isang tagasunod mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy ka namin dinadakila. Kayo po'y karapat dapat na itaas sa aming buhay, Panginoon, dahil kayo ay nagbiyaya sa amin, patawad, Panginoon. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.